Marahil ang ahas ang isa sa pinakanakakatakot at nakakapanindig balahibo na maaring bumisita at pumasok sa iyong tahanan. Pero bakit nga kaya naaakit ang mga ahas na pumasok sa isang bahay? Ano ba ang mga paraan upang maiwasan at maitaboy sila? Yan at iba pang kaalaman ang ating pag-uusapan sa video natin na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang makakita ng ahas sa loob ng bahay ay isang nakakatakot at nakakakilabot na tagpo. Dahil alam naman natin lahat na ang kagat ng ahas ay nagtataglay ng kamandag na nakamamatay. Marami tayong nababalitaan at napapanood sa telebisyon at social media tungkol sa mga ahas na naninirahan sa loob ng bahay. Ang paninirahan at pagpasok ng mga ahas sa loob ng bahay ay hindi basta-basta lamang na dahilan. Ayon sa mga eksperto, may mga bagay at elemento kung bakit nagkakaroon ng ahas sa loob ng iyong tahanan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit pumupunta ang ahas sa loob ng bahay at bakuran. Naghahanap sila ng lugar na may mahalumigmig na temperatura. Kapag dumarating ang panahon ng taglamig at tag-ulan, ang mga ahas ay naghahanap ng mga lugar na tuyo at mahalumigmig upang doon ay pansamantalang mamahay. Hindi katulad ng ibang hayop kagaya ng ibon at mammals, ang mga ahas ay hindi kayang i-regulate ang temperatura ng kanilang katawan. Kaya naman tinatawag silang cold-blooded animals. Kapag sila ay nilamig, maghahanap sila ng lugar na maiinitan sila. Ang iyong bahay ang isa sa kanilang opsyon para makapagpainit sila ng katawan. Sa ibang bansa, may mga napapabalita na para makapagpainit ang mga ahas ay tumatabi sila sa taong natutulog dahil na-attract sila sa init ng katawan na inilalabas ng tao. Napakamapanganib ito, lalo na kung ang ahas ay makamandag. Naghahanap sila ng mapangingitlogan. Hindi lahat ng ahas ay nangingitlog. Ngunit para sa mga ahas na nangingitlog, naghahanap sila ng mga lugar na pwede nilang mapangitlogan ng ligtas at may angkop na temperatura. Ang mahalumigmig na lugar ay ang pinakaangkop na lugar upang mapangitlogan nila. Katulad ng mga uwang sa pader o kaya naman makitid na lugar sa iyong bahay. Ilan pa sa mga lugar na maaring pangitlogan ng mga ahas ay ang gilid ng bahay, mga tambak ng dahon, basurahan sa likod ng bahay, at basement. Mayroong source ng pagkain ang iyong bahay. Ang mga ahas ay madalas na naghahanap ng lugar kung saan may mapagkukunan sila ng kanilang pagkain. At isa sa mga paboritong pagkain at kabilang sa diet ng mga ahas ay ang mga bubuwit at daga. Kaya naman kapag ang iyong bahay ay pinamumugaran ng mga bubuwit at daga, maaakit ang mga ahas na pasukin ang iyong bahay at pamahayan ito. Ang maagap na pagpapalaya sa mga daga at iba pang peste na pagkain ng ahas ay ang pinakamabisang paraan upang hindi maakit ang mga ahas na pumasok sa iyong tahanan. Maaari ding maakit ang ahas kapag mayroon kang mga alagang hayop katulad ng manok, pato, at iba pang hayop na kinakain ng ahas. Naghahanap ang mga ahas ng matataguan mula sa panganib. Katulad ng ibang mga hayop, ang ahas ay mayroon ding likas na kaaway, katulad na lamang ng mga mandaragit na ibon at iba pang hayop na kumakain ng ahas. Kaya naman ang mga reptile kagaya ng ahas ay hindi masyadong ine-expose ang kanilang sarili sa labas. Katulad ng alam natin, nagtatago ang mga ahas sa mga lugar na masisikip at madidilim katulad ng tambak ng basura, troso, bitak at butas ng lupa, puno at sa mahabang mga damo kung saan hindi sila madaling makita. Maaaring tumagal ng ilang araw bago matunaw ng ahas ang kanilang pagkain. Kaya naman, kailangan nila ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Ang mga tahanan ng tao ay maaaring mag-attract sa kanila upang pamahayan ito, lalo na kapag may masamang panahon. Maaari silang sumingit sa maisikip at manidilim na lugar katulad ng garahe, dingding at kesame.
Maaari din sila magtago sa basement o kaya naman sa ilalim ng bahay. Katulad ng ibang mga hayop, ang mga ahas ay napaka-protective sa kanilang bahay. Kaya naman, kapag na-discover mo na mayroong naninirahan na ahas sa iyong bahay, ay huwag mo agad itong gagalawin dahil magiging agresibo ang mga ito. Magpatulong sa mga eksperto at sa mga taong nakakaalam, katulad ng mga pest control company at barangay pest control team. Upang malimitahan o maiwasan ang pagpunta ng ahas sa iyong bahay at bakuran, maaari mong alisin ang mga bagay na magpapa-attract sa kanila katulad ng pagkain. Ang pagkontrol sa mga pesteng daga at iba pang peste katulad ng mga slugs, paniki at palaka na pagkain ng mga ahas, at paglilinis sa paligid ng bahay ay makakatulong upang ma-discourage ang mga ahas na pumasok sa iyong bahay. Sang-ayon ka ba kaurban sa mga dahilan kung bakit pumapasok ang ahas sa bahay? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video natin na ito upang marami pa ang makaalam tungkol dito. Sana ay may bago kang kaalaman na natutunan sa video natin na ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!